Ayan, good evening sa ating lahat mga kabackyard. Ngayon, ayan, nakaapon na lahat ng ating mga manok dito. Ngayon po, ay isisilong natin tong ating mga sisiw dito. Ayan. Kasi gabi na, so hindi tayo gumagamit ng ilaw mga kabackyard para sa kanilang brooder. Ang ginagawa lang natin ay sinisilong lang natin sila every night, no? Or kinakarton natin sila every night. So yan, sinama ko na yung mga kapipisa dito kahapon na mga sisiw, mga kabackyard. Ang dami nila, oh. So ito po ay lahat ay produce ng ating incubator. Ayun, yung maliit na yan. Produce niya itong mga to, mga kabackyard, no? So, katatapos na nilang kumain itong mga to, mga kabackyard, no? Kanina, so, ang pakain ko dito is chick booster. So, itong mga bibe na to ay 5 days old, mga kabackyard. 5 days old na bibe. So, mabilis na lumaki ang mga bibe, mga kabackyard, no? Kasama nila itong mga to. Yan, 5 days old na mga sisiw. So, ngayon, katatapos nilang kumain, ikakarton na natin sila mga kabackyard. Ito yung ano, yung paraan pag kapag halimbawa nasa bundok kayo or malayo kayo sa mga linya ng kuryente ng mga kabackyard, wala kayong linya ng kuryente ganyan. Ay pwede niyo pong gawin ito, no, yung ilalabas niyo lang sila tuwing umaga, then afternoon, tuwing gabi naman mga kabackyard ay ilalagay nyo sila sa karton, no? So, mas tipid sa kuryente, at the same time mga kabackyard, mas okay. Hindi sila may stress sa lamig dahil minsan sa brooder natin, may part na malamig pa din yung brooder mga kabackyard. Hindi enough para bigyan sila ng sapat na init na kailangan nila. So, yung way natin ng paglalagay nila sa karton ay mas okay, no, mga kabackyard. Mas maganda yun. So, tipid na sa kuryente at mas masigla pa ang sisiw pag ganun mga kabackyard. So, ganyan. Tapos na silang kumain, no? At gagawin natin mga kabackyard. Ilalagay natin sila sa ating karton. Ito. Ito yung karton na lalagyan ng ating mga sisiw. Ayan. So, yung sisiw muna ang unahin natin mga kabackyard, no? So, ganyan. Pagka huhuliin natin sila, syempre gutom kasi yung mga yan mga kabackyard, lalagyan lang natin sila ng pagkain. Para lalapit sila, no? Then, dahan-dahanin natin sila na huhuliin. Kasi pag nabigla yung mga yan mga kabackyard, tatakbo-takbo sila. Hindi mo sila mahuhuli, no? So, yan. Nalagay lang natin sila sa karton mga kabackyard para ano. Ganyan. So, ganyan po yung technique para mahuli nyo yung sisiw na nasa brooder. Maaga nyo silang pakainin, then kapag ilalagay nyo na sila sa karton mga kabackyard ay lagyan nyo sila ulit ng pagkain, no? At saka huwag nyo silang bibiglaing kunin kasi tatakbuhan ka nila, mahihirapan po tayong kumuha. Ito na yung nailagay natin sa karton. Matutulog na yung mga yan mga kabackyard. Saka mas mabilis lumaki ang mga sisiw mga kabackyard pagka nailalagay sa karton, no? Kasi imbis na yung time nila na gising sa gabi, yung nakakain nila mga kabackyard ay na dadigest na mabuti ng katawan nila at nailalaki nila, no? So, mas okay yung nakakatulog talaga sila. Kasi pag may ilaw mga kabackyard, hindi sila nakakatulog talaga nun. Kasi may mga magugulo, ganyan. At nahihirapan sila magpahinga. So, sa karton, makakapagpahinga sila mga kabackyard. So, ganyan.
yung mga sisiw, ang pagsasama-samahin natin. Kaya nito. Kasi kapag sinama natin itong mga bibe na ito, mga ka-backyard, ang mangyayari, maapakan nila yung mga bagong pisa kahapon. Ayan, may dalawa pa doon. Ayan. So, yan. So, ganyan. Nailagay na natin sila sa karton, mga ka-backyard. Ang gagawin na natin ngayon, na itatakpan na natin itong brooder. Ayan. Then, bukas ng umaga, ay papakawala na naman natin sila. So, ngayon, ito pong ating incubator. Ikuti naman natin, mga ka-backyard. Ayan, kailangan na niyang nagpapalinis na yung ating incubator, no? So, naituro ko naman na po sa inyo kung paano ko nililinis itong incubator natin. Ganyan. Ikutin ko lang itong mga ito, mga ka-backyard. Ayan, mapipisa na naman po yung mga nandirito na mga itlog. So, busy tayo, mga ka-backyard. Di tayo masyado nakakapag update, no? Dahil ang dami pong nagpapagawa ng incubator natin. So, ano, ang ginagawa ko, mga ka-backyard, ay yung incubator nila, ang nabibigyan lang natin is yung mga nagpipick up tsaka mga willing na maghintay. Dahil nga po, yung thermostat natin ay matagal dumating, no? Yung mga willing maghintay, mga ka-backyard, na nagpapareserve, yun nabibigyan natin, tsaka yung mga talaga nagtitiwala, no? Tsaka pinapaship kasi natin yun through Victory Liner, no? Pinapaship natin yung incubator, mga ka-backyard, yung sakop lang ng Victory Liner. So, yung cargo. Yung iba, hindi na natin nabibigyan kasi yung ating incubator, mas mahal pa po yung shipping fee. Kasi ang sukatan or ang basihan nila ng pagbibigay ng shipping fee ay based dun sa sukat, mga ka-backyard, ng incubator or ng item, hindi po doon sa timbang. So, mas mahal pa yung ano, yung shipping fee kesa doon sa incubator. Esensya na kayo, dumi na ng incubator natin, mga ka-backyard, pero kasi mapipisa na yon, so hindi na natin siya pwedeng linisan kasi ano na siya, maselan na yon, mga ka-backyard. So hintayin ko na lang na mapisa lahat yan bago tayo maglinis ng incubator. So ganyan, mga ka-backyard, yung ating ano, silipin natin yung mga brama natin. Ayan. Ating mga brama. Lalaki na nila, mga ka-backyard, no? Mabilis nilang lumaki. Tsaka gutumin sila, tingnan yung mga ka-backyard, na ilawan lang yun sa pagkain na agad yung diretsyo niya. So, yun yung ginagawa ko every night, mga ka-backyard, yung paglalagay natin doon sa mga sisiw dito sa kanilang karton. So, sana ay meron na naman ako na ibahagi sa inyo, no? Sa mga malalayo po sa mga linya ng kuryente, pero gusto pa rin magmanukan. So, ganyan. Basta matyaga lang kayo, mga ka-backyard. So, ganun lang, mga ka-backyard, no? At yung mga nag-a-avail pa po ng incubator natin, na willing to wait naman. Salamat sa inyo lahat, mga ka-backyard. At happy farming po sa ating lahat.